Nagkokontrahan ba si James at Paul patungkol sa ating justification o kaligtasan dahil si Paul ay nagsabing we are justified by faith apart from works. Subalit, ang sabi naman ni James ay we are justified by works, not by faith alone. So, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Nagkokontrahan ba talaga si James at Paul? Ito ba talaga ay katunayan na nagkokontrahan ang salita ng Diyos? Tara po at sama-sama po nating alamin ang kasagutan sa isyu na ito. Una, basahin muna natin yung mga main verse na pinanggagalingan ng issue na ito sa James chapter 2 verse 24 at Romans chapter 3 verse 28. You see that a man is justified by works and not by faith alone. So ayon kay Apostol Santiago, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pananampalataya lang. Yung word na justified po dito ay mula sa Greek word na dikaio, meaning declared righteous or rendered innocent. Remember this word? Na-discuss po natin ang word na ito sa previous video. So ayon kay James, a man is justified or dikaio, rendered innocent by works, not by faith alone. Basahin naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 28. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. So, same Greek word, dikaio or declared righteous. So, sa unang basa, kitang-kita po natin ang pagkakaiba. Talagang sasabihin ng mga kabasa nito, sa unang pagkakataon na si James at Paul ay talagang nagkukontrahan. Subalit yun po ay kung itong dalawang verse lang na ito ang ating babasahin at hindi na natin aalamin ang konteksto. Gaya nga ng ating paniniwala, walang verse sa Biblia na nagkukontrahan dahil ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos at ang Espiritu Santo mismo ang may akda nito. At kung may mga verse na tila baga nagkukontrahan sa unang basa, read again mga kapatid and dig deeper dahil hindi maaaring magkontrahan ang salita ng Diyos. Ang nagkukontrahan lamang po ay ang mga tao, hindi ang salita ng Diyos. Dahil ang tao ay hindi perpekto sa kaalaman, hindi gaya ng Diyos na siyang may akda ng Biblia. Ang Biblia ay perpekto sa harmony at hindi maaaring magkontrahan at hindi maaaring magbanggaan. Kaya't yung sinabi ni James na man is justified by works and not by faith alone, tama po yun. At yung sinabi naman po ni Paul na man is justified by faith apart from works of the law, tama din po yun. Hindi po ito nagkukontrahan. Kailangan lamang po nating makita ang harmony at ang totoong kahulugan ng dalawang sulat na ito. Paano? We need to understand the verse according to its context. So para po unti-unti nating makita ang harmony at konteksto nito, sa video pong ito ay mag-focus muna po tayo sa kung ano ba talaga ang totoong issue na tinatalakay sa James chapter 2. At sa part 2 naman po ay detalyado po nating ipapakita ang harmony ng dalawang sulat. Para makita po natin ang overview, alamin muna natin ang malaking pagkakaiba ng dalawang sulat na ito sa pamamagitan ng rightly dividing the word of truth. Tingnan po natin ang comparative chart na ito. So yung Book of James, obviously ito ay sulat ni James. Yung Book of Romans ay sulat naman ni Paul, na isulat sa magkaibang panahon dahil ang Book of James ay naisulat noong 45 AD. Yung Book of Romans naman po ay naisulat noong 56 to 58 AD. So malino na nauna pong isulat ang Book of James. Ang Book of James ay isinulat para sa mga Kristiyanong Hudyo at ang Book of Romans ay isinulat para sa mga Kristiyanong Hintil. So mahalaga maunawaan magkaiba po sila ng mambabasa o sinulatan, kaya magkaiba ang tema at atake ng pagsusulat. Sa case naman po natin bilang kasalukuyang mga Kristiyanong Hintil na mayroong kopya ng complete canon of the scripture, parehas po natin itong napapakinabangan dahil ang mga ito po ay kinasihan ng banal na espiritu para po sa ating espiritual na paglago, hindi po para pag-awayan o pagtalunan. Sa unang tingin magkabangga, so paanong hindi sila nagkukontrahan? Ito po ay dahil ang tinutukoy ni Paul ay justification sa harap ng Diyos, samantalang ang tinutukoy naman ni James ay justification sa harap ng tao. Dahil ang subject po ni Paul ay kung paano naligtas ang mga dating hindi ligtas sa pamamagitan ng tamang pananampalataya.
pananampalataya at ang subject naman ni James ay kung paano nakikita ng tao ang mga ligtas na sila nga ay ligtas na sa pamamagitan din ng tamang pananampalataya. So magkaiba po sila ng tema pero parehas na ligtas na ang kausap at parehas ang tinutumbok nila na paraan ng kaligtasan na sa pamamagitan ng tamang pananampalataya. Bakit may malibang pananampalataya? Yes po, ito po ang katotohanan sa likod ng issue na ito na unti-unting magme-make sense sa atin kung ito po ay tatapusin ninyo hanggang dulo. At ito po ang ating patutunayan ayon din mismo sa konteksto ng James chapter 2. So mula sa verse 24 na ikinumparan natin sa Romans 3 verse 28, basahin naman natin ang verse na ultimate weapon ng mga mixture o half grace o mga naniniwala sa grace plus works. Ito po ay ang verse 20. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? So kung dito lang po sa verse na ito tayo magbabase at hindi na natin titingnan ng konteksto, ang magiging pagkaunawa po natin dito ay talaga namang parang faith plus works, na malinaw naman na kontra sa itinuturo ng Biblia na we are saved by grace through faith in Christ and not by works. Kaya't issue po talaga ito sa mga half grace or mixture churches. Pero ito po ay hindi issue sa atin na full grace dahil malinaw po sa atin ang totoong issue sa buong chapter na ito at ang totoong kahulugan nito. So ano nga ba ang totoong issue sa James chapter 2? Works nga ba? Hindi po. Ang tunay na usapin po dito ay hindi ang pananampalataya na dapat sinasamahan ng gawa, kundi ang uri ng pananampalataya. May dalawa lamang po na uri ng pananampalataya ang tinukoy ni James dito. Ito ay ang tama at maling pananampalataya. Ang tamang pananampalataya po ang tinutumbok ni James at Paul na paraan ng kaligtasan. Kaya dapat maging malinaw sa atin ang malaking pagkakaiba ng tama at maling pananampalataya. Dahil kapag malinaw po sa atin ito, hindi po tayo malilito sa mga sinasabi ni James. At mauunawaan po natin na ang uri ng pananampalataya talaga ang issue sa chapter na ito at hindi ang gawa. Unang pagkakaiba po nito, ang tamang pananampalataya ay mula sa Diyos at ang maling pananampalataya naman ay mula sa tao. Ang tamang pananampalataya na mula sa Diyos, ito ay ang Christ faith and it is the faith that works, kusang gumagawa. Hindi po ito galing sa tao. Ang tao ay hindi maaaring makapag-produce ng mga bagay na espiritual dahil ang tao ay espiritual na patay. Ephesians chapter 2 verse 1. In the past, you were spiritually dead because of your disobedience and sins. Ang faith po ay spiritual. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. And since we have the same spirit of faith, kaya't imposible na magmula ito sa tao. Ang faith ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Romans 10:17. So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Dahil ang kanyang mga salita ay Espiritu. John 6:63. The words that I speak to you are spirit and they are life. So ang magpo-produce ng faith, hindi tayo kundi ang kanyang mga salita. Faith is spiritual, word of God is spirit. So it produces spirit of faith by hearing the gospel of the grace of God, the good news about Christ. So noong tayo po ay nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, dinapuan po tayo ng pananampalatayang mula sa Diyos. Hindi natural sa atin ang pananampalataya. Ito po ay nanggagaling sa salita ni Kristo. Ito po ay ang pananampalataya ni Kristo. Hindi po ito atin, kaya't kusa po itong gumagawa dahil kay Kristo. Tandaan po natin ang pananampalatayang ito ni Kristo dahil ito po ay makikita natin mamaya. Kung ang pananampalataya ay mula sa Diyos, so nasaan doon ang free will? Nasaan doon ang malayang pagpili? Ito ay noong tayo ay nagpasyang makinig ng salita. Dahil ang tao po ay hindi pwedeng pilitin ng Diyos na makinig. Ang Ama ang naglalapit sa atin kay Kristo, John 6:44. Sabalit hindi lahat ng nakikinig ay nakikinig talaga. Mayroong nakikinig, may nagpapanggap na nakikinig, at may ayaw talagang makinig dahil sa malayang pagpapasya. Pero kapag ang tao nagpasyang makinig ng gospel, doon dumarating ang pananampalatayang mula sa Diyos. Yung maling pananampalataya ay pananampalatayang mula sa tao o tulad sa demonyo. Ito yung natural faith or intellectual faith, and it is the faith that doesn't work. Basahin natin sa verse 19, naniniwala ka na may iisang Diyos. Mabuti yan. Pero kahit ang masamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. So sa verse po na ito, ipinakita ni James ang pananampalataya ng demonyo. Ito ang pananampalatayang hindi magwo-work dahil ito ay intellectual faith. Alam lang sa isip. Sabi nga ni James, ang demonyo ay naniniwalang may Diyos.
pero hindi po ito tamang pananampalataya. Ito po ay paniniwala sa isip lang. Alam ng demonyo na may Diyos dahil minsan silang nanirahan sa langit. Ito po ay tulad ng natural faith dahil may mga tao ding alam na may Diyos. Ultimo, mga taong wala sa simbahan ay naniniwalang may Diyos. Marami din pong ganito na nasa simbahan pero hindi tama ang pananampalataya o walang genuine conversion. Kaya marami pong dating nagsisimba, ngayon ay hindi na dahil ang tunay po nananatili pero ang may maling pananampalataya. Kalaunan umaalis din dahil kilala lang nila ang Diyos sa isip pero hindi sa puso. Ang sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 19, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ito ang mga tinutukoy ni James na may maling pananampalataya o pananampalataya sa isip lang at hindi sa puso. At ito ay mula sa tao. Pwede din nating sabihin na mula sa demonyo dahil ang pananampalatayang ito ay katulad ng sa demonyo. At ito ang pananampalatayang nais ng demonyo na taglayin mo. Ang tunay na pananampalatayang mula sa Diyos ay kusang gumagawa. Ang maling pananampalatayang mula sa tao o katulad sa demonyo ay hindi gumagawa o sapilitan ang paggawa. Bigyan ko po kayo ng simpleng analogy para maging mas malinaw sa atin. Ayon sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ang mabubuting gawa ay bunga ng espiritu. So ang gawa ay bunga. At ang espiritong ito ay nananahan sa mga taong may tunay na pananampalataya. 1 Corinthians 3 verse 16. At sa 1 Thessalonians 1 verse 3, ang mga gawa ay bunga ng pananampalataya. So ang pananampalataya po ang nagpo-produce ng works. In short, ang tamang pananampalataya ay puno dahil ang bunga ay mula sa puno. Ang ugat naman ay ang salita dahil ang salita ang nagpo-produce ng pananampalataya. Romans 10 verse 17. Faith comes by hearing the word. So ito ang tamang pagkakasunod-sunod. Ugat, puno, bunga, gospel, faith, works. Ang tamang pananampalataya, ito ang tunay na puno. Ang maling pananampalataya naman ay ang pekeng puno. Ang totoong puno ay hindi nilalagyan ng bunga para maging tunay na puno dahil natural sa isang puno ang magbunga. Ang tamang pananampalataya, kusang gumagawa, kusang nagbubunga. Ang maling pananampalataya, hindi gumagawa, hindi nagbubunga. Kahit lagyan mo ng maraming gawa o bunga, hindi kailanman magiging tunay na pananampalataya. Kaya ka nagbubunga dahil sa faith at kaya ka may faith ay dahil kay Kristo nang marinig mo ang mabuting balita tungkol sa Kanya. Kapag may bunga pero walang ugat at puno, ang tawag plastic. May plastic bang bunga? Meron po. May gawa bang pakitang tao? Marami po. Pero kahit punuin mo ng bunga ang peke, peke pa din. Dahil hindi mo kailangan magbunga para maging puno. Ang tunay na puno, natural na nagbubunga. Hindi ka gumagawa para ipakita sa iba na ikaw ay may tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay natural na nakikita dahil kusang gumagawa. Nagsisimba ka hindi bilang pakitang tao. Nananalangin ka hindi bilang pakitang tao. Hindi ka nagbibigay bilang pakitang tao. Hindi ka tumutulong bilang pakitang tao. Kahit walang taong nakakakita ng mabubuting ginagawa mo, ginagawa mo pa rin sapagkat masaya kang ginagawa ito dahil ito ay natural na bunga ng iyong pananampalataya. Hindi mo kailangan dagdagan ng gawa ang pananampalataya para ang pananampalataya ay maging totoo. Ang pananampalatayang totoo, hindi mo na kailangang hanapan ng gawa. Natural mo itong nakikita dahil kusang gumagawa. Because faith that comes from God naturally works. Ngayong malinaw na sa atin ang pagkakaiba ng tama at maling pananampalataya, malinaw na nating makikita ang totoong issue sa James chapter 2. Hindi po ang pananampalatayang sinasamahan ng gawa. Huwag po tayong malito. Kailangan makita po nating malinaw na ang mali at tamang pananampalataya lang ang subject dito ni James. Ang totoong tanong po ay, tama ba o mali ang pananampalataya? Dahil ang uri ng pananampalataya po ang nililitis ni James sa chapter na ito, hindi ikaw, hindi din ang iyong gawa. So unti-unti po nating basahin ang konteksto mula sa verse 24 at 20 na binasa natin kanina. Baba po tayo sa verse 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Pansinin po ninyo ang tanong ni James.
maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? So malinaw po mga kapatid, ang uri ng pananampalataya po ang issue dito ni James, hindi ang gawa. At ang uri ng pananampalataya na sinabi ni James dito ay maling pananampalataya dahil hindi umano gumagawa. Kaya't ang sabi niya, maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Dahil kahit sino ay pwedeng mag-claim sa pagsasabing meron siyang pananampalataya, pero hindi po nakikita ng tao ang pananampalataya kung ito ay sinasabi lang, dahil ang tao po ay nakatingin sa gawa. Di tulad ng Diyos na alam kung ang isang tao ay may tunay na pananampalataya. Alam na niya ito bago pa man ang tao ay kumilos. Pero don't get me wrong mga kapatid, hindi po natin pinapakita ang ating gawa para patunayan sa tao na tayo ay may pananampalataya, dahil magiging pakitang tao po ito. Hindi po pakitang tao ang tamang pananampalataya tulad ng mga parasyo. Ang tamang pananampalataya ay natural na nakikita dahil kusang gumagawa. Remember the analogy? Ugat, puno, bunga. Gospel, faith, works. Ang totoong puno, kusang nagbubunga. Ang totoong pananampalatayang mula sa Diyos ay kusang gumagawa. Ang maling pananampalataya, hindi nakikita dahil hindi gumagawa. Take note, makita mo man ang maling pananampalataya, siguradong ito ay pakitang tao o sa pilitan na paggawa. So malinaw po mga kapatid na ang maling pananampalataya ang tinutumbok dito ni James. Ito po ang tunay na issue sa verse na ito. Dahil kung tama ang iyong pananampalataya, hindi magiging issue sa iyo ang mga sinasabi ni James, dahil ang tunay na pananampalataya kusang gumagawa. Tuloy po natin ang konteksto mula sa verse 14, dako tayo sa verse 15 to 17. Dito po tinalakay ni James ang isang example ng maling pananampalataya. Sa verse 15, halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Verse 16, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So malinaw mga kapatid, ito ay halimbawa ng maling pananampalataya. Dahil kung tama ang iyong pananampalataya, kusa kang tutulong sa kapatid na nangangailangan. Hindi ka tutulong upang ipakita lang na may pananampalataya ka. Kaya't ang sabi ni James, ang pananampalatayang hindi gumagawa ay patay. Ang tanong, kailangan mo bang tumulong sa kapatid para mabuhay ang pananampalataya? Hindi po. Dahil ang buhay na pananampalataya, kusang tumutulong at kusang gagawin ang nararapat. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng hanapan ng gawa ang patay dahil hindi po talaga ito makagagawa. At kahit lagyan mo ito ng gawa, patay pa din. Lagyan mo man ng bunga, peke pa din. Dahil hindi po works ang issue, kundi faith. Napakahalaga po na malinaw sa atin palagi ang pagkakaiba nito. Dahil kung hindi ito malinaw sa atin, palagi natin nga hanapin ang gawa bilang patotoo ng pananampalataya. Tulad sa mixture, gayong ang dapat nating hinahanap ay ang tamang pananampalataya na kusang gumagawa. Well actually, hindi nga dapat hinahanap eh. Kasi kusa mo itong makikita sa taong may totoong pananampalataya. Napaka-critical po nito mga kapatid, dahil kapag mali ang ating pananaw sa bagay na ito, magiging mapanghusga po tayo sa mga tao, sapagkat ang hahanapin natin palagi ay ang mga gawa sa halip na hanapin ang tamang pananampalataya na kusang gumagawa. Hindi ba kayo nagtataka na sa loob pa mismo ng church, makikita natin ang mga ipokrito at mga ipokrita? Yan po ang dahilan mga kapatid, dahil ang tao, ang nakikita lang ay ang mga gawa. Hindi po katulad ng Diyos na alam kung ang isang tao ay may tunay na pananampalataya bago pa man niya ito maipakita sa pamamagitan ng gawa. Pero ngayong malinaw na sa atin to mga kapatid, magiging mapanghusga pa rin ba tayo? Lagi nating tandaan mga kapatid, hindi natin mapipilit gumawa ang patay. Hindi natin kayang pagganahin sa ating sarili ang pananampalatayang mula sa atin, dahil ito ay patay. Pero ang tunay na pananampalataya na mula sa Diyos ay buhay, at hindi natin ito mapipigilan gumawa. Ito ang pananampalatayang buhay na kusang gumagawa, at ito ang pananampalataya ni Kristo na ating natanggap sa pamamagitan ng salita tungkol sa Kanya. Basahin po natin ang konteksto sa verse 1 to 4. Basahin po natin yung verse 1 sa New King James Version, dahil sa Tagalog versions po ay naiba ang totoong mensahe nito. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality.
So kaninong pananampalataya? Sa atin ba? Hindi po. Ang sabi, the faith of our Lord Jesus Christ, do not hold. Kausap ni James sa mga Kristiyanong Hudyo. Ang sabi, huwag niyong pipigilan ang pananampalataya ng Panginoong Jesus. Paano pinipigil? Ang sabi sa verse, with partiality. Meaning, pinipigil daw ang faith kapag mayroong favoritism o kapag may pinapaboran. So naisabihin ni James na ang tamang pananampalataya mula kay Kristo ay hindi nagpapakita ng partiality o favoritism. Ang tunay na pananampalataya hindi pumipili ng tao na gagawa ng mabuti. Lahat ng tao ay ginagawan ng mabuti. Mabuti ka hindi lang sa kaibigan o kapatid mo o sa taong may pakinabang ka. Mabuti ka sa lahat. Tandaan po natin, ganito po ang pananampalataya ng Panginoong Jesus. Walang pinapaboran ayon sa verse 1. Sa verse 2 to 4 naman po, ipinakita ni James ang halimbawa ng maling pananampalataya o pananampalatayang may pinapaboran. Basahin po natin. Verse 2, halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ng isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit, at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Verse 3, kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin lang ninyo o pauupuin sa sahig. Verse 4, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? So ito ay malinaw na halimbawa ng maling pananampalataya. Sa verse 1, kitang-kita natin ang tamang faith na mula sa Panginoong Jesus. Kaya't payo ni James sa mga kapatid na Hudyo at sa atin na din, do not hold. Huwag mong pigilan ang pananampalataya ng Panginoong Jesus na nasa sayo, na kusang gustong lumabas at kusang gustong gumawa ng mabuti sa lahat at walang pinapaboran. Sa verse 2 to 4, kitang-kita natin ang maling pananampalataya na may pinapaboran. So tatanungin ko po kayo, malinaw po ba ang issue? Napakalinaw po ang gawa ba? Hindi po, kundi ang uri ng pananampalataya, ang tama at maling pananampalataya. Nabasahin po natin mabuti ang verse 18. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. At ayon sa verse, alin ang kailangan ipakita? Alin ang dalawang beses inulit na kailangan ipakita? Ang gawa ba? Hindi po. Ang pananampalataya. Ang sabi ni James, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa. So malaking problema to sa taong may maling pananampalataya. Paano nga naman makikita? Ang maling pananampalataya ay hindi talaga gumagawa. So maipakita man ito, siguradong peke at sapilitan, tulad ng bungang plastik. Ang ipapakita naman ni James ay ang tamang pananampalataya. Kaya't ang sabi ni James, ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Dahil sa oras na ipakita ni James ang kanyang pananampalataya, doon magsisimulang makita ang kanyang mabubuting gawa. Dahil wala pong ibang paraan para makita ng tao ang pananampalataya kundi sa pamamagitan lamang ng gawa. Pero ang pananampalatayang tinutukoy ni James na ipapakita niya ay ang tamang pananampalataya na natural na nakikita ng tao, dahil ang tamang pananampalataya ay kusang gumagawa. Consistent po si James, mga kapatid. Ang totoong issue po ay faith, hindi ang works. Posible po bang magpakita ng gawa kahit walang pananampalataya? Posible po. Yung iba, pakitang tao. Yung iba, sapilitan ang paggawa. Yung iba, pinipilit maglingkod. Yung iba naman, walang pananampalataya kay Kristo pero tunay na gumagawa ng mabuti. Sila po ang mga taong gumagawa ng mabuti pero wala silang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. At ang mga gawang ito ay hindi nagre-resulta ng kaligtasan, dahil ang mga gawang hiwalay kay Kristo ay basahan lang sa harapan ng Diyos. Remember, tinalakay natin ito sa previous video. Kaya't ang taong may tamang pananampalataya, hindi pinipilit gumawa, hindi pinipilit sumamba. Ang mga taong pinipilit gumawa, sila po yung mga taong ang kanilang pananampalataya ay nagmumula lamang sa kanila, o ang pananampalatayang katulad ng sa demonyo, or intellectual or mental faith, kahit pilit nila itong pinapagana sa kanilang sarili. Ito po ang natural faith o intellectual faith, pananampalataya sa isip lang na katulad sa demonyo, ayon sa verse 19 na binasa natin kanina. At ito ang maling pananampalataya o pananampalatayang patay, ayon sa verse 20 na binasa din natin kanina. So ang ganitong uri ng pananampalataya ang dahilan kaya't marami ang dating nagsisimba, ngayon ay hindi na. Dating naglilingkod, ngayon po ay hindi na.
Di po yan nangyayari sa mga taong may tamang pananampalatayang mula sa Diyos, sapagkat ang tamang pananampalataya walang pinapaboran, kusang tumutulong sa kapwa, gustong magsimba, gustong magbasa ng Biblia, gustong maglingkod, gustong magbigay, gustong manalangin, natural na nakikita dahil natural na nagbubunga. Hindi kailangang pagbantaan, hindi kailangang takutin ng pastor para sumamba, hindi kailangang suhulan para pumunta, hindi kailangang pilitin dahil ang tunay na puno hindi pinipilit magbunga. Ang tunay na pananampalataya hindi pinipilit gumawa. Ito ang tama at maling pananampalataya na siyang tunay na issue sa chapter na ito. Kung ito po ay naging malinaw sa atin, unti-unti po nating makikita ang harmony sa sulat ni James at Paul. Now, tingnan po ulit natin ng maigi ang mga verse na ito na tila baga nagkakontrahan sa James chapter 2 verse 24. You see that a man is justified by works and not by faith alone. So ayon kay Apostol Santiago, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pananampalataya lang. Basahin naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 28. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Ayon naman kay Apostol Pablo, ang mga tao ay inaring ganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, iwalay sa mga gawa ng kautusan. So sa unang tingin, kitang-kita po natin ang pagkakaiba. Talagang sasabihin ng mga kabasa nito sa unang pagkakataon na si James at Paul ay talagang nagkakontrahan. Pero ang totoo po ay hindi talaga sila nagkakontrahan, mga kapatid. Kailangan lamang po nating alamin ang konteksto nito upang makita natin ang harmony ng dalawa. Tingnan po ulit natin ang comparative chart na pinakita ko sa inyo sa part 1. Dito po ay kitang-kita natin na si James at Paul ay tumutukoy sa magkaibang uri ng justification. Ang tinutukoy po ni James na justification by works ay sa mata ng tao. At ang tinutukoy naman ni Paul na justification by faith ay sa mata ng Diyos. Kung papansinin po natin, mas unang naisulat ang Book of James. Kahit nang isulat ni Paul ang Book of Romans, ay ina-address na po ni Paul ang mga posibleng maging misinterpretations sa mga nauna nang nabasa. Pero wala pong sinabi si Paul na mali ang mga sinulat ni James. Katunayan, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang tinutukoy ni James ay justification before man. Katunayan, ipinaliwanag din po ito mismo ni James sa kanyang sulat na ang kanyang tinutukoy ay justification before man. At ito ang ating pag-aaralan sa bidyong ito. Ang pundasyon nito ay tinalakay na natin sa part 1 tungkol sa dalawang uri ng pananampalataya. Ang tamang pananampalataya ay ang tinatawag na Christ faith sa James chapter 2 verse 1. Basahin po natin, "My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. And it is the faith that works, ang tunay na puno na kusang nagbubunga." Ang maling pananampalataya naman ay ang natural faith or intellectual faith o ang pananampalatayang tulad sa demonyo sa James chapter 2 verse 19. "You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. And it is the faith that doesn't work, ang pekeng puno na kahit lagyan mo ng gawa o bunga ay hindi magiging totoong puno o pananampalataya." Kahit sa verse 20, ang sabi, "But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?" Malinaw na tinutukoy dito ni James ang patay na pananampalataya na walang kasamang gawa at hindi naman talaga gumagawa ay ang maling pananampalataya o natural faith na tulad si demonyo na binanggit sa verse 19. Katunayan, pagkatapos ng verse 20 ay nagbigay si James ng dalawang halimbawa na nagpapakita na ang kanyang talagang sinasabi ay tungkol sa justification before man. At ito ang pananampalataya ni Abraham at ni Rahab. Unahin po natin ang pananampalataya ni Abraham dahil ang buhay ni Abraham ay parehas inihalimbawa ni Paul at James upang ipaliwanag ang justification na kanilang itinuturo. Si James at Paul ay parehong ginawang halimbawa ang buhay ni Abraham nang kanilang isulat ang justification by works kay James at justification by faith ni Paul. At dito po natin makikita ng malinaw ang harmony ng kanilang turo dahil bagamat magkatulad sila ng inihalimbawang tao ay magkaiba naman ang kanilang inihalimbawang pangyayari at panahon. Unahin po natin yung halimbawang sinabi ni James tungkol sa buhay ni Abraham.
Dito po, makikita natin na ang talagang tinutukoy ni James na justification by works ay para sa mata ng tao upang mawala na ang alinlangan natin sa isyu na ito na silang dalawa ni Paul ay nagkokontrahan. Sa James chapter 2 verse 21, "Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar?" So, sa verse po na ito, totoo po na sinabi dito ni James na si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa ng kanyang ialay ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Ang pangyayari pong ito ay totoong nangyari at mababasa natin sa Genesis chapter 22. Ang tanong, ang justification by works ba na ito ay tumutukoy sa justification sa mata ng Diyos? Ang sagot po dito ng Biblia ay no, dahil ito po ay justification sa mata ng tao. So paano ito ay pinaliwanag ng Biblia? Ito po ay dahil bago pa man ialay ni Abraham si Isaac ay nauna nang sinabi ng Biblia na si Abraham ay inaring ganap na ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang pananampalataya. Basahin po natin ang Genesis chapter 15 verse 6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So malino po mga kapatid, si Abraham ay inaring ganap na ng Diyos long before Abraham offered his son Isaac. Sa pamamagitan ba ng gawa? Hindi po. Kundi dahil sa kanyang pananampalataya ayon sa Genesis chapter 15. Tingnan po natin ang comparison ng mga pangyayari. Sa chapter pa lang po, makikita na natin kung alin ang nauna. Malamang nauna ang chapter 15 sa 22. Hindi kailangan maging genius para malaman kung alin ang nauna dito. Bukod po dito mga kapatid, ang mga pangyayari pong ito ay nasa 20 to 30 years ang pagitan. So 20 to 30 years bago pa man tangkang ialay ni Abraham si Isaac ay matuwid na si Abraham sa mata ng Diyos. Katunayan, hindi pa naipapanganak si Isaac ay matuwid na si Abraham sa mata ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung si Abraham ay naituring ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa harap ng Diyos bago pa man ialay si Isaac, so ito ay nangangahulugan na ang tinutukoy po ni James sa verse 21 na justification by works ay hindi sa mata ng Diyos. So kung hindi para sa mata ng Diyos, para kanino? Ito ay para sa mata ng tao. Remember, natalakay po natin ito sa part 1. Hindi nakikita ng tao ang pananampalataya kung ito ay sinasabi lang. Ang tanging paraan lamang ng tao upang makita ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng gawa. Dahil ang tao ay nakatingin sa gawa, hindi tulad ng Diyos na sa puso natin nakatingin at alam niya kung tunay ang pananampalataya ng isang tao bago pa man ito magsimulang gumawa. Katunayan, ipinaliwanag din po ito ni Paul na ang tinutukoy ni James ay justification before man. Ipapakita ko po sa inyo para mas malino sa atin ang harmony sa mga sulat ni James at Paul. Basahin natin ang Romans chapter 4 verse 1-5. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa mga bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. So malinaw mga kapatid, walang gawa na pwedeng maipagmalaki si Abraham sa paningin ng Diyos. Ultimo ang pag-aalay niya kay Isaac sa Diyos ay hindi dahilan ng kanyang pagiging matuwid. Kundi ano? Tuloy po natin sa verse 3. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Remember, ito din po mismo ang sinasabi sa Genesis chapter 15 verse 6 na si Abraham ay inaring ganap sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. So, kinote po ni Apostle Paul yung Genesis 15:6, ang sabi si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Ipinaliwanag po ito ni Apostle Pablo dahil tulad ng nangyayari sa ibang bumabasa sa sulat ni James ay nahuhulog sila sa paniniwalang sila ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanilang mga ginagawa, which is wrong. Nais ni Apostle Pablo na maging malinaw ito sa atin na ang kaligtasan ay regalo at hindi premyo ng ating mga ginagawa. At ito ay pinaliwanag niya sa verse 4. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran.
So malinaw po mga kapatid, hindi po natin kailangan maging henyo para maunawaan to na ang regalo ay hindi dahilan ng gawa. Ang sweldo po ay pinaghihirapan upang matanggap. Ang regalo ay hindi pinaghihirapan dahil iba po ang naghihirap nito. Si Kristo po ang naghihirap para sa ating regalo ng kaligtasan. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin at sampalatayanan ito. Ang kaligtasan po ay regalo at hindi premyo ng mga gawa mo. Uli po natin sa verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So malinaw mga kapatid, tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ating pananampalataya tulad ni Abraham. Tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos hindi dahil sa ating mga gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You are made righteous before God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So tama yung Genesis chapter 15 verse 6. Si Abraham ay itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Righteousness before God is not a reward that you can earn, but rather a gift that you simply receive by faith. Romans chapter 5 verse 17. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through that one man, Jesus Christ. That one man na unang sinabi ay si Adam. Anong sabi? Through that one man death reigned, but through that one man, Jesus Christ, to those who receive God's abundant provision of grace and gift of righteousness reign in life. Gift of righteousness. Malinaw mga kapatid, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay regalo, hindi po sweldo, hindi premyo ng mga gawa mo. Dahil tanging si Jesus ang dahilan ng ating pagiging matuwid at hindi ang ating mga gawa. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Dahil sa kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Nabalikan po ulit natin yung verse 21 na sinabi ni James, kung dati hindi ito malinaw sa atin, ngayon po makikita na natin na mas malinaw ang kanyang tinutukoy na justification. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? So base sa Genesis chapter 15 verse 6 na ipinaliwanag ni Paul sa Romans chapter 4 verse 1-5, ang justification by works na ito ay hindi sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng tao. Ayon sa paliwanag ni Paul sa Romans chapter 4 verse 2, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, ay may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. So malinaw mga kapatid, hindi sa kahit anong gawa tayo ituturing ng Diyos na matuwid. Ultimo si Abraham ay walang gawa na maipagmamalaki sa Diyos. Pero sa tao, may maipagmamalaki ba siya? Mayroon po. At ito ang kanyang mga ginawa. Katunayan, isa nga sa pinakatumatak kay ang tangkaniyang pag-aalay kay Isaac sa Diyos. At isa sa mga dahilan kung bakit kinilala siya ng mga Hudyo bilang ama ng pananampalataya. Itinuring siyang matuwid ng mga Hudyo dahil sa kanyang mga ginawa. At itinuring siyang matuwid ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Tuloy na po natin sa verse 22. Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect? Tamang-tama po talaga ang verse na ito. Abraham's faith becomes perfect by works, but not before God. But whom? Before man. Malinaw na ito sa atin dahil alam na natin ang konteksto. Katunayan, hindi po talaga laban si James sa paliwanag ni Paul tungkol sa Genesis chapter 15 verse 6 that Abraham was justified by faith dahil ito ay kanya ding sinabi sa sumunod na verse. Tuloy po natin ang pagbasa sa verse 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. So paano siya itinuring ang matuwid ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kanyang mga gawa. So malinaw, alam na alam din ni James ang Genesis 15 na si Abraham ay itinuring ng matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't nang i-quote niya ang Genesis 22 tungkol sa pag-aalay ni Abraham kay Isaac
Malinaw na ibang justification ang kanyang tinutukoy doon. At ito nga po ay justification before man. Dahil 20 to 30 years na ang nakalipas matapos ituring ng Diyos na matuwid si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. So verse 24, you see that a man is justified by works and not by faith alone. Ngayong alam na natin na ito ay justification before man, napakalinaw na po natin nababasa ang kahulugan ng verse na ito. Hindi po ba? Kitang-kita na po natin ang harmony nito sa Romans 3:28 na ito ay justification before man. James was referring to justification sa mata ng tao kasi hindi po nakikita ng tao ang ating pananampalataya dahil ito po ay nasa loob ng ating born again spirit. Ang nakikita lamang po ng tao ay ang ating mga gawa, ang pagsamba, ang pananalangin, pagtulong sa kapwa, pagiging mabuting tao, at lahat ng mga gawang hindi maiiwasang makita ng tao. In connection to this, mapansin po natin na ang mga salitang ginamit ni James sa chapter 2 ay may kinalaman sa mata ng tao. Tulad ng mga salitang, you see, show me, I will show you, do you see? Napansin nyo din po ba ito mga kapatid? Ang choice of words ni James sa chapter na ito ay laging may kinalaman sa paningin ng tao. Kaya't malinaw na ang justification by works na tinutukoy po dito ay hindi before God. Dahil lahat ng patungkol sa ating kaligtasan at relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tulad ni Abraham. At ang pananampalatayang mula sa Diyos na siyang dahilan ng ating kaligtasan ay walang kinalaman sa ating gawa. Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith has nothing to do with our eyes. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Now look at the two kinds of justification na tinalakay natin. Justification by faith before God is the root, and justification by works before man is the fruit. Base sa pag-aaral natin, alin ang nauna? Justification by faith or justification by works? Siyempre, faith muna bago ang works. Alin ang nauna? Ugat o bunga? Siyempre, ugat. Alin ang nakikita ng tao? Ugat o bunga? Siyempre, bunga. In short, ang tao ay nakatingin sa works, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa pananampalataya, kaya't hindi hinahanapan ng Diyos ang tao ng gawa. Bakit? Napag-aralan natin sa part 1, dahil ang tamang pananampalatayang mula sa Diyos ay kusang gumagawa. Dahil hindi sa atin ang pananampalatayang ito. Ito ay mula sa Diyos, kaya't kumpiyansa ang Diyos na ang ating pananampalatayang mula sa Kanya ay kusang gagawa. Kaya't lagi po nating tandaan, confident po ang Diyos sa iyo dahil nasa sayo ang pananampalatayang kusang gumagawa at kusang nagbubunga. At ang bungang iyan ay siguradong magbibigay ng kapurihan sa Diyos na nagbigay sa iyo ng pananampalatayang kusang gumagawa. Philippians chapter 2 verse 12, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Yung keyword po dito is work out. We are not working on and we are not working for salvation because we are already saved. We are working it out, meaning pinapalabas. Tulad ng muscle, nandyan lang yan at hindi nakikita. Pero kapag win-work out mo, magmamanifest po yan. Ang mabubuting gawa po ay exercise ng ating pananampalataya. Tulad ng pagsisimba, pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagbibigay, pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti at marami pang iba. Kapag ang mga ito ay nakasanayan nating gawin, which is natural naman sa atin, siguradong magmamanifest ang ating spiritual muscle sa pamamagitan ng mga gawa. Kusang makikita ng mga tao ang ganda ng ating pananampalatayang mula sa Diyos. So we are not saved by good works. We are saved for good works. Ephesians 2 verse 8 to 10, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So the Bible is very clear, mga kapatid. We are saved by grace through faith in Christ, and
not of works, but for good works. Kaya't yung mga nagsasabing ang full grace umano ay laban sa good works, maling-mali po yun. Yung grace po ang dahilan kung bakit ang Kristiyano po ay natural na gumagawa. Hindi po tayo laban sa paggawa ng mabuti, pero hindi po good works ang ugat ng kaligtasan. Ito po ay bunga ng kaligtasan. We are not saved by good works. We are saved for good works. Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Anong sabi? Let your light shine before whom? Before men. Not before God. Hindi sinabing shine before God dahil tayo ay laging makinang sa harap ng Diyos. Dahil ang kinang natin sa mata ng Diyos ay si Kristo, hindi ang ating mga gawa. Ang ating mga gawa ay para sa mata ng tao upang makita nila ang mga ito at kanilang luwalhatiin ang Ama. Ikalawang ilustrasyon po ay si Rahab, isa namang babaeng hentil. Basahin po natin sa verse 25. Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung kayo po ay di familiar sa istorya, si Joshua po ay may ipinadalang dalawang espiya para manmanan po ang lupain ng Jericho na ibinigay na ng Diyos sa Israel bago po nila ito salakayin. Now to cut the long story short, yung dalawang espiya po na ito ay tinulungan ni Rahab. Itinago niya ang mga ito at tinulungan pa niya itong makalabas at iniligaw ang mga tumutubis sa mga ito. Ang tanong po ay ito, kailan tinulungan ni Rahab ang dalawang espiya? Noong naniniwala na siya sa Diyos? O bago pa siya maniwala sa Diyos? I mean, tumulong ba siya sa dalawang espiya at saka naniwala? O naniniwala na siya bago pa man niya tulungan ang mga ito? Mahalagang malinaw po sa atin ito dahil binigyang diin po ni James na si Rahab was justified by works. Tingnan po natin tong chart na ito sa James chapter 2 verse 25. Rahab was justified by works. Ang istorya naman ito ay mababasa natin sa Joshua chapter 2 verse 8 to 11. At ayon sa istorya, Rahab believed God before she helped the two spies. So ang sagot po ay, siya muna ay naniwala sa Diyos bago niya tulungan ang mga espiya. Consistent po ang Biblia mga kapatid. Tulad ni Abraham, bago niya tangkang ialay si Isaac 20 to 30 years ago, siya muna ay sumampalataya sa Diyos. Si Rahab po, hindi po siya tumulong and later on naniwala. Naniniwala na siya sa Diyos kaya siya tumulong. So malinaw mga kapatid na ang kanyang pagtulong ay bunga ng kanyang paniniwala. Basahin po natin ang mga verse. Joshua chapter 2 verse 8 to 9. Bago matulog ang dalawang espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain ito at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo. Now, importante po dito yung word na alam ko. At sa Hebrew word naman po ito ay yada, meaning personal and intimate knowledge or relationship. Sa madaling salita, bago pa man po tinulungan ni Rahab ang dalawang espiya, ang sabi ni Rahab, alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito. Meaning mayroon na siyang personal and intimate knowledge of the Lord. Now, paano nangyari ito? Saan kumuha ng pananampalataya si Rahab? Paano siya nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos ng Israel? Gayong siya ay isang hentil. Basahin po natin sa verse 10. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ng Panginoon ang dagat na pula nang lumabas kayo sa Ehipto. Nabalitaan din namin kung paano nyo pinatay ang dalawang hari ng mga Amoreo na sina Sihon at Og sa silangan ng Jordan. Nabalitaan, ibig sabihin, narinig nila, nalaman nila sa pamamagitan ng pagkarinig. Sa verse 11, natakot kami nang mabalitaan namin ito at naduwag ang bawat isa sa amin dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa lupa. So malinaw po, ang sabi ni Rahab, narinig nila. At dahil sa pagkarinig na ito, si Rahab ay sumampalataya sa Diyos ng Israel. Ang sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So si Rahab ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos ng Israel nang marinig nito
ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa Israel. Ang nakakamangha pa dito mga kapatid, si Rahab ay kasama sa genealogy ng Panginoong Jesus ayon sa Matthew chapter 1. So ito ay halimbawa ng totoong pananampalataya na kusang gumagawa. At sa huling verse, sa James chapter 2 verse 26, "For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also." So malinaw na sa atin ito mga kapatid. Faith without works is dead because natural faith or intellectual faith o ang pananampalatayang tulad sa demonyo ay hindi gumagawa at hindi kailanman magwo-work, unlike Christ faith. As mentioned in verse 1, it is the faith that works. Ito ang tamang pananampalataya na kusang gumagawa. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, binanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin ito mga kapatid, tulad ni Abraham at Rahab, ang kanilang mga halimbawa na mga ginawa ay bunga ng kanilang pananampalataya. Dahil dito, sila ay naging matuwid sa mata ng mga tao at naging mabuting halimbawa para sa lahat. Ang mga gawang ito ay hindi dahilan ng kanilang kaligtasan, kundi resulta o bunga ng kanilang kaligtasan o pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, in Christ, our faith naturally works. So the question is, are you in Christ?